Magandang araw sa inyong lahat. Ako si John Beryl at welcome sa ating YouTube channel. Ngayon sa videong ito, ang pag-uusapan natin ay ano ang dapat nating gawin kung bibili tayo ng lupa. Bago pa man tayo makapagpirma ng deed of sale, ano ang ating gagawin para maiwasan nating maloko ng ibang tao o yung nagbibenta sa atin? Maraming nagme-message sa akin, ano nga ba ang gagawin? Tama po ba ang nagbibenta sa kanila? Dahil po, hindi sila sigurado kung totoo po ba ang binibenta sa kanilang lupa. Totoo po ba ang titulo na kanilang hawak? Panoorin nyo hanggang matapos ang videong ito. Kung plano po ninyong bumili ng lupa, ito po ang mga tips na subok na ating nagamit sa ating experience upang patunayan na legit ang nagbebenta sa atin o safe ang ating pagbili ng lupa. Ang unang tip na kailangan nating gawin ay ito po. Tayo po bilang isang buyer ay kinakailangan masigurado na ang bibili nating lupa ay may titulo na legit at tunay. Kaya naman, siguraduhin natin na legit ang titulo na binebenta sa atin. Ang pinakamainam nating gawin ay kumuha ng certified true copy of title sa Registry of Deeds. Bago tayo pumunta sa Registry of Deeds, kunin po natin ang title number o kung may photocopy po ang seller ng titulo ng lupa na kanyang binebenta, ay kailangan po nating kumuha ng kopya at dalhin po natin sa Registry of Deeds. Doon po sa Registry of Deeds ay mag-request po tayo ng certified true copy. Ang presyo po ng certified true copy ng title ay depende po sa dami ng pages. Mayroon pong ang 4 pages po na manual title ay around 273 to 300 pesos ang babayaran po ninyo sa Registry of Deeds. At pagkatapos ninyong kunin sa Registry of Deeds ang certified true copy nito, i-compare nyo po ang detalye ng titulo ng original title na nasa certified true copy galing sa Registry of Deeds at yung owner's duplicate copy na galing sa seller. Kailangan po pareho ang detalye nito. Ang ating pangalawang tip ay siguraduhin natin na clean title ang ating binibiling title ng lupa. Masasabi nating clean o malinis ang titulong ating binibili ay kung wala itong encumbrances o liens na nasa likod ng titulo. O di kaya, kung meron naman pong encumbrances sa likod, maganda po na kanselado na po ang mga encumbrances at liens na nasa likod pong bahagi ng ating titulo. Tingnan nyo po ang inyong mga titulo na nakuha po sa Registry of Deeds. Minsan po, meron pong mga annotations o encumbrances na wala po sa owner's copy. Mayroon pong annotation dun po sa certified true copy o yung sa original copy ng title na galing sa Registry of Deeds. Kailangan po nating i-consider ang mga annotations na ito sa ating mga titulo. Ito po ay ang Notice of Adverse Claim. Ibig sabihin po niyan, mayroon pong third party na nagki-claim po sa titulo na yon o sa lupang yon na binibili nyo. Kung meron pong Notice of Adverse Claim na annotation at meron pong naka-mortgage o mortgage in favor of a bank, ibig sabihin po niya, nakasangla po sa banko ang titulo. At meron din pong lease pendants. May kaso po ang titulo o yung lupa. Kaya po, ang mga ito ay kailangan nyo pong i-consider kung meron po nito. Baka magka-problema po tayo pag may ganyang annotations. Pero meron po yung mga cancellation. Tingnan nyo po kung meron pong mga cancellation ang mga yan na annotation. Ang ating pong ikatlong tip ay siguraduhin po natin na ang nakasulat sa titulo o yung nasa titulo na dinidescribe nyo po ay yun po talaga ang lupa na kanyang dinidescribe. Masasabi po natin na yung dinidescribe ng titulo ng lupa ay yun po talagang lupa na tinuro ng seller na kanyang lupa. Pwede po tayong mag-hire ng isang private surveyor na geodetic engineer. Sila po ang nagsusurvey ng lupa para masigurado po natin na yun po talaga lupang yun ay yun po ang dinidescribe ng title.
At para makonfirm po ng geodetic engineer na match po ang nasa title at yung nasa lupa na tinuturo ng seller. Ang bayad po sa ating mga geodetic engineer ay nagsisimula sa 12,000 pataas. Depende po sa sukat ng lupa na iyong ipapasurvey. Ikaapat po na tip ay siguraduhin po natin na ang seller o yung nagbebenta sa atin ay siya po talaga ang real owner. Kung kayo po ay bumibili sa private individual seller o registered owner ng isang lupa, pwede po kayong humingi ng valid ID sa kanya upang siguraduhin na siya po talaga ang nagbebenta, ang registered owner na nasa titulo ng lupa. Pwede din po kayong magtanong-tanong sa mga neighbors o yung mga kapitbahay ng lupa. At sa barangay, pwede po kayong mag-verify sa barangay. At kung sa titulo ay nakalagay married to o di kaya spouses, siguraduhin po ninyo na buhay pa ang asawa o buhay pa silang dalawa. Dahil ibang usapan po pag ang nagbebenta ay namatay po ang asawa dahil kailangan po ng marital consent. Dadaan pa po sa isang extrajudicial settlement of estate o di kaya judicial settlement of estate para rito. Doble po ang babayaran pag ganun, estate tax at capital gains tax. At kung wala silang pera, kayo po ang magbabayad niyan. Kaya naman, mas maganda po na buhay pa po yung ang spouses na registered owner ng transfer certificate of title. Kaya po, siguraduhin po natin na buhay pa ang registered owners. Kung marami naman po ang owner ng titulo ng lupa, siguraduhin po natin na lahat po ay buhay pa. Dahil yun nga po, dadaan po sa judicial settlement of estate o di kaya extrajudicial settlement of estate ang mga ito. Bago pa man magkaroon ng isang transaksyon na naman. Number 5 po na tip ay siguraduhin po natin na bayad po ang amilyar ng tax doon po sa munisipyo ng inyong lugar. May ilan-ilan pong mga titulo ng lupa na hindi po nababayaran yung kanilang amilyar doon po sa munisipyo. Yung realty tax po na tinatawag sa Ingles. Kaya pumunta po tayo sa treasurer's office o di po kaya ay hingan po natin yung seller o yung registered owner na nagbebenta sa atin ng realty tax clearance o di kaya yung mga resibo niya sa pagbabayad ng buwis. Kung kayo naman po ay bumibili sa isang real estate agent, siguraduhin po ninyo na mayroon po siyang katibayan na siya ay authorized na magbenta ng titulo ng lupang yon na iyong binibili. Like for example, mas maganda po na kailangan po na mayroon po siyang special power of attorney upang magbenta ng lupa. Ikapitong tip po natin ay siguraduhin po nating mayroong road right of way. Ayan, hindi po tayo makaka-loan sa pag-ibig niyan kung wala pong enough na daanan. At least 3 meters wide po ang hinihingi ng pag-ibig sa road right of way. Kaya siguraduhin po natin na mayroon po tayong madadaanan. Hindi po tayo gagamit ng helicopter patungo sa ating lupang nabili. Malaki-laking daan upang makadaan po ang ating mga pickup truck, dump truck. O di kaya ano po yung magagamit nating vehicle. O di kaya motorsiklo. Ang road right of way po ay pwede pong matingnan ng isang geodetic engineer o yung land surveyor natin upang i-check kung yun po talaga ay meron po talagang daanan. Pwede nyo pong i-check ang sketch plan. Meron din po yan sa assessor's office. Pwede nyo pong tingnan. Kung wala pong road right of way, ay mapipilitan kayong bumili na lupa na madadaanan ninyo. Additional po na gastos yun. Sa pagbili po ng lupa, kailangan po nating tanungin din po ang ating sarili. Masyado bang mababa ang presyo ng lupa na ating bibilhin? O masyado lang mahal? Kung masyado po namang cheap o yung masyadong mura ang lupa, ay magtaka po tayo, bakit mura, masyadong mura ang lupang ito? Ano kaya ang problema ng lupang ito? Bakit kaya masyadong cheap?
cheap ba ako? Kapalit-palit ba ako? Mayroon na pong maraming naluloko sa lupang binili. Marami na pong mga na-scam sa pagbili ng lupa. Kaya sana po ay wag po tayong masali. At dalangin ko po na hindi po tayo maloko sa mga gaya ng mga pinagbibiling lupa na scam po pala pagdating ng araw. Mas malaki po yung nababayaran natin sa dami ng kailangan palang gawin. At mapupunta pa tayo sa paghahabla sa korte. Mas magastos na yun. Baka mas mahal pa po ang paghahabla sa korte compared po doon sa ating pagbili ng lupa. Kaya naman po, kailangan po nating mapagmatsyag, mapangahas sa pagbili ng lupa, lalo na sa mga strangers. Beware of strangers, hindi natin kilala. Kaya siguraduhin po natin na kilalanin natin maigi yung nagbibenta sa atin. Kung meron po kayong doubts, kung meron po kayong mga pag-alinlangan sa inyong sarili upang bilhin ang lupa, pwede po kayong sumangguni sa isang lawyer para matulungan po kayo sa pagbili ng lupa na inyong titirikan ng bahay, titirhan ng inyong pamilya, at walang problema at peaceful. Diba? Ang saya nun. So ayan po, maraming salamat at natapos na natin kung anong dapat natin gawin kung bibili tayo ng lupa. Kung bago po kayo sa aking channel, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated po kayo sa ating mga videos tungkol po sa pagpapatitulo ng lupa at pagninegosyo. Ito po si John Beryl. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.